Loko! Malakas na sigaw ng dalagang si Alex sa isang binatang naglalaro ng basketball. Sino ka para saktan ang kaibigan ko si Mia, ha? Galit na sigaw pa ni Alex nang malapitan nga niya ang lalaki. Napahinto naman sa paglalaro ang mga binata dahil sa bigla ang pagdating ni na Alexandria o mas kilala bilang Alex at ang dalawang kaibigan nito na sina Mia at Jessa. Alexandria, hindi ko siya sinaktan, okay? Siya kasi itong hilig mangulit sa akin. Sinabi ko lang naman ang totoo na hindi ko siya gusto at hindi siya ang tipo ko. Kalmadong depensa naman ng binatang si Alan. Aba, akala mo naman sobrang gwapo mo. FYI, maraming lalaki ang gustong manligaw sa akin, no? Sabad naman ni Mia kay Alan. Ayun naman pala, may mga lalaki naman pala na nanliligaw sa'yo. Kaya bakit pa ako ang kinukulit mo? Buwelta naman ni Alan. Kaya Alexandria, hindi ko sinaktan ang kaibigan mo. Nagpakatotoo lang ako. Paliwanag pa nito sa dalaga. Huwag mo nga akong tinatawag na Alexandria. Alex ang itawag mo sa akin. A-L-E-X. Alex. Pagdidiin pa ni Alex sa palayaw niya. Ayoko nga. Ang ganda-ganda ng pangalan mo eh. Babaeng babae. Alexandria, hindi ba ang ganda? Pang-aasar pa ni Alan. Walang pagdadalawang isip na binatukan naman ni Alex si Alan. Walang yakang mokong ka. Sino ka para asarin ako, ha? Aray naman. Masakit yun, ha? Pabulong na reklamo ni Alan habang hinihimas ang kanyang batok. Bagay lang yan sa'yo. Alan! Isang lalaki ang biglang tumawag kay Alan, kaya naman napalingon sina Alex at nakita nila ang dalawang lalaking matangkad. Ang isa ay naglalakad palapit kay Alan. Ang isang lalaki naman ay nakatitig lamang kay Alex. Ang gwapo naman niya. Nakatingin siya sa akin. Type niya ba ako? Kinikilig na bulong ni Mia. Siya nga, sa akin siya nakatingin. Ako ang type niya, hindi ikaw. Pabulong din natura ni Jessa. Magsitigil nga kayong dalawa dyan. Ang asyumera nyo ano? Sa akin siya nakatingin at hindi sa inyo. Sabat na ni Alex sa mga kaibigan. Muling sinulya pa ni Alex ang lalaki na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa kanya. May dumi ba ako sa mukha? Bakit nakatitig sa akin yung mukong na yan? Pabulong na tanong ni Alex sa kanya mga kaibigan. Ikaw naman pala itong asyumera eh. Baka naman napapangitan sa'yo kaya ka tinitingnan. Natatawang wika naman ni Mia. Hay nako Alex, huwag kang filingera na may lalaki magkakandarapas sa'yo. Tignan mo nga yung itsura mo, daig mo pa sila. Yung mga pormahan mo, kilos mo at asal mo panlalaki. Sa tingin mo, may isipan nilang pormahan ka? Baka matakot pa nga sila sa'yo eh. Gatong naman ni Jessa. Gusto niyo ba matikman tong kamao ko ha? Gigil na banta ni Alex habang pinapakita ang kamao niyang nakakuyom sa kanyang mga kaibigan. Kung laitin niyo ako, kala niyo hindi niyo ako kaibigan? E samantalang ako nga itong lagi nagtatanggol sa inyo kapag nababasos kayo at kapag sinasakta ng mga walang kwentang lalaki dyan? Sorry na, nagbibiro lang naman kami. Kaagad na hingin ang tawad ni Mia na bahagya pang umatras dahil sa takot. Vladimir! Naagaw ang atensyon ni na Alex nang tawagin ni Glenn ang lalaking tila ba natulala na kay Alex. Lumapit naman ang binatang si Vladimir kina Glenn at Allen. Tinaasa naman ni Alex ng kilay ang binata dahil madalas pa rin itong sumusuliap sa kanya. Teka, Alexandria, ano palang ginagawa niyo rito? May gugulpihin ka na naman ba? Pabirong usisa ni Glenn kay Alex. Meron, ikaw. Ikaw ang gugulpihin ko kapag tinawag mo pa akong Alexandria. Madiin at seryoso ang sambit ni Alex sa kanya. Bahagyang nagtawa na ng tatlong lalaki. Ayaw mo nga palang tinatawag kang Alexandria, no? Usal pa ni Glenn na animoy nananadya pang asarin ng dalaga. Hindi na napigilan ni Alex ang kanyang sarili, kaya naman kusa ng kumilos ang isang paa niya upang sipain ang binti ni Glenn. Ouch! Palahaw ni Glenn at hinawakan ng binting sinipa ni Alex. Samantalang si Alex,
ay ngumisi lang sa kanya. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Taas kilay na puna ni Alex kay Vladimir. Hindi nakasagot ang binata, ngunit pinagtakha ni Alex nang mapansin niyang namula mga tenga nito. Balak na sanang umalis ni na Alex nang bigla naman silang may narinig na isang malakas na putok ng baril na siyang nagpagulantang sa kanilang lahat. Putok ng baril yun ah! Reaksyon ni Alan. Mukhang may gulo na naman sa plaza. Tara, puntahan natin. Sabi naman ni Glenn na siyang naunang umalis kahit iika-ika pa dahil sa pagsipa sa kanya ni Alex. Sumunod ang mga kaibigan ni Glenn sa kanya. Pati na rin si na Alex at nagtungo sa plaza kung saan maraming tao ang nagkukumpulan. Anong nangyayari dito? Matapang na tanong ni Alexandria na talagang sumiksik pa sa mga taong naroon. Ate Alex, si Kuya, please tulungan mo si Kuya. Humahagulhol na sumbong ng isang batang lalaki kay Alex. Naawa naman si Alex kaya sinulyapan niya kung ano ang nangyayari. At nakita nga niya ang isang lalaking nakabulagta ngayon sa simento habang nakahawak sa balikat kung saan tinamaan ang baril. At ang baril naman ay hawak ng isa pang lalaking batid mong galit na galit. Tonyo, ano na naman to? Bakit dito ka nagugulo sa teritoryo namin? Maangas na pahikialam ni Alex. Kilala pala niya ang lalaking may hawak ng baril. Alexandria, pwede ba? Alam kong siga ka sa lugar na to, pero huwag kang makialam dito. Problema ko to. Kaya kung ayaw mo madamay, huwag ka nang makialam. Tugon naman ni Tonyo, habang hawak niya ang baril, ay nakatutok pa rin sa lalaking nasa simento. Ngunit ginisian lamang siya ni Alexandria. Paano ba yan? Nakiusap sa akin yung bata na tulungan ko raw ang kuya niya. Saka alam mo bang, isa sa mga pinakaayaw ko ay yung tinatawag ako sa pangalan ko Alexandria? Matapos niyang sabihin ni Alex yon, ay bigla siyang umikot at inangat ang isang paa niya sa ere. Dahilan? Upang masipa niya ang hawak na baril ni Tonyo at tumilapon ito sa kung saan. Ikinagulat at ikinamangha naman iyon ng mga taong naroon. Woo! Kaibigan namin yan! Biglang hiyaw naman ni Jessa at Mia na tila ba't sinicheer pa ang kanilang kaibigan na si Alex. Isa pa, ayaw ko rin talaga sa mga taong mayayabang na kagaya mo. Kung bakit ba naman kasi dito mo pa napiling manggulo sa teritoryo ko? Wala ka na rin naman pala magagawa dahil malamang papunta na rito ang mga pulis. Panghahamon pa ni Alex kay Tonyo. Bakas naman sa mukha ni Tonyo ang gigil sa babaeng nasa harapan niya. Pasalamat ka Alex at kilala kita. Isa pa, babae ka pa rin. Hindi ako pumapatol sa babae. Wika ni Tonyo bago ito tumakbo palayo upang tumakas. Ay, ang boring naman ito. Reklamo pa ni Alex bago siya kumaripas ng takbo para habulin si Tonyo. At dahil nga sa taglay na mabilis sa takbo niya, ay kaagad niyang nahuli ang binata. Ang bagal mo naman tumakbo? Pang-aasar pa ni Alex sa lalaki, habang mahigpit niyang hawak ang braso nito. Nagpumiglas pa si Tonyo subalit, sadyang mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Alex na hindi talaga siya makakawala hanggang sa dumating na nga ang mga pulis na siyang aaresto sa kanya. Alex, mabuti naman at nahuli mo pa tong damuhong to. Wika ng isang pulis habang pinoposasa ng mga kamay ni Tonyo. Gago yan sir eh, dapat dyan makulong. Ani Alex, nang bitawan na niya si Tonyo at ipinaubaya sa mga pulis. Sir, ito po yung baril. Napalingon si Alex kay Vladimir na siyang nag-surrender ng baril sa mga pulis. Napasulyap naman sa kanya si Vladimir, kaya mabilis na ibinaling ni Alex ang tingin niya sa ibang direksyon. Pati pala mga pulis, kilala ka na? Tanong ni Vladimir kay Alex na lapitan niya ang dalaga. Ay naku, oo! Si Jessa ang sumagot na bigla na lang sumulpot. Hindi mo na itatanong pero minsan, si Alex mismo ang tumutulong para mahuli yung mga masasamang loob dito sa amin. Ganyan siya kaastig! Proud pang salaysay ni Jessa. Kaya minsan, maraming takot sa kanya. Sabad naman ni Mia. Nasaan na pala yung kuya ng bata?
Biglang pag-iiba ni Alex sa usapan. May dumating na ambulansya at dinala na siya sa ospital. Balita ko pa nga, may atraso siya ron kay Tonyo. Paano ba naman? Inutangan niya na malaking halaga si Tonyo tas hindi binayaran. Ginamit lang pansugal. Hay! Dagdag pang kwento ni Mia base sa balitang nasagap niya. Alam mo, Mia, napaka-chismosa mo talaga. Anas naman ni Jessa sa kanyang kaibigan hanggang sa nauwi sila sa asaran. Hindi na pinansin pa ni Alex sa mga kaibigan at nauna na siyang umalis upang umuwi sa kanila. O Alex, nabalitaan ko yung nangyari sa plaza. Kaagad na salubong sa kanya ng kanilang ama. Nabalitaan ko rin ang ginawa mo. Anak, naiintindihan ko mahilig kang tumulong sa ibang tao sa abot ng mga kaya mo. Pero tandaan mo na hindi ka isang superhero o ano paman para lagi makialam o tumulong sa mga ganong kadelikadong sitwasyon. Paano kung sa susunod ikaw naman na mapahamak? Pagpapaalala pa ng kanyang ama. Tama ang papa mo. Sang-ayon naman ang ina ni Alex na kasalukuyang naghahanda ng kanilang pananghalian. Hindi mo alam pero lubos din kami nag-aalala sa'yo. Siguro nga kilala kita bilang astig at matapang dito sa lugar natin. Pero alalahanin mo, babae ka pa rin. Paano kung balang araw ikaw ang balikan ng mga nakabangga mo? Napabuntong hininga na lamang si Alexandria sa kanyang mga narinig mula sa mga magulang. Hindi na bago sa kanya ang pagpapaalalang ginagawa sa kanya ng mga ito dahil sanay na siya sa ganun. Ma, pa, wag na po kayo mag-alala sa akin. Kaya ko naman po ang sarili ko. Kumain na lang po tayo, oh. Alok na lang ni Alex sa kanyang mga magulang na siyang naupo na rin sa pagkainan kasama niya. Siya nga pala, Alex. Nakilala mo ba yung pamangkin ni Martha na galing sa Maynila? Maya-maya pa ay pagbubukas ng usapan ng ina ni Alex. Napakagwapong bata. Vladimir yata ang pangalan nun? Oo, ma. Nakita ko siya kanina. Mukhang kaibigan yata ni Glenn at Alan. Kasama nila eh. Ang gwapo, diba? Balita ko nga, mabait na bata rin daw yun. Naku, Alex. Ganun na gusto ko mapangasawa mo. Turan ng ina ni Alex dahilan upang muntikan na siyang mabulunan. Manaman, ano ba yung mga sinasabi mo? Nung asawa? At tungal ni Alex matapos niyang uminom ng tubig. Bakit? Anong mali sa sinabi ko? Sinasabi ko lang naman na kung mag-aasawa ka ay gusto ko si Vladimir o hindi naman yung kagaya niya. Paliwanag pa ng ina ni Alex. Pa, sawayin mo naman si mama, oh. Sumbong na ni Alex sa kanyang ama na tila ba humihingi ng saklolo. Ngunit natawa lamang ang kanyang ama na tila ba mas kampi pa rin nito sa side ng kanyang ina. Wala nang nagawa si Alex kundi ang mapanguso na lamang at kumain. Nang sumapit ang gabi ay lumabas si Alex upang puntahan ang kanyang mga kaibigan sa isang tindahan kung saan pagmamay-ari din mismo ni Jessa. Ngunit natigilan siya nang makita niya sina Alan at Len kasama si Vladimir na nakatambay rin sa tapat ng tindahan. Uy, Alex, ano nangyari sa'yo? Natulala ka yata dyan? Biglang puna ni Jessa sa kaibigan. Simpleng umiling naman si Alex. Wala naman, pahingi nga ako ng soft drinks tsaka biskuit. Ay wow, tindahan namin to, Alex, baka lang nakakalimutan mo. Saka, anong hingi ka dyan? Wala nang libre ngayon, no? Sige na, Jessa, bigyan mo na siya ng kahit anong gusto niya. Ako na ang bahalang magbayad. Biglang pag-ako ni Vladimir, kaya napalingon silang lahat sa kanya. Wow, sobrang bait mo naman, Vladimir. Pati si Alex eh, inililibre mo pa. Nagpapakyute ang boses na komento ni Mia. Hindi naman nag-react o umangal pa si Alex. Libre na yun eh, tatanggihan niya pa ba? Dagliring iniiwasan ni Alex ang mga tingin ng binata. Dahil naalala niya ang sinabi ng kanyang ina kanina habang sila ay nananghalian. Napaka-imposible naman kasi nung gusto ni mama eh. Hindi na malaya na naibulong pala ni Alex sa mga salitang yon. Huy, Alex! Ayos ka lang ba? Anong binubulong-bulong mo dyan? Usisa naman ni Jessa. Nang matauhan si Alex, ay ipinilig niya ang kanyang ulo.
Nasaan na yung soft drinks at biskwit ko? Untag niya sa kaibigan. Ito na nga oh, ito na. Inabot ni Jessa kay Alex ang hinihingi nitong soft drinks at biskwit sa kanilang takan. Alex, wala ka ba talagang balak na mag-boyfriend? Maya-maya ay tanong ni Glenn kay Alexandria. Naku, mukha bang may papatol dyan sa kaibigan namin? Eh daig pa ang lalaki sa angas niyan eh. Natatawa ang biro naman ni Mia dahilan upang masamang tingin ang ipinukol sa kanya ni Alex. Bakit mo naman natanong Glenn? May bala ka bang pormahan tong kaibigan namin ha? Sabad naman ni Jessa. Hindi ah, nagtatanong lang naman ako. Masamang magtanong? Ay, dumi talaga ng utak mo Jessa. Lahat na lang binibigyan mo ng kahulugan. Depensa naman ni Glenn sa kanyang sarili. Asus! Reaksyon naman ni Jessa na parang hindi kumbinsido. Bakit? Nagsiselos ka? Aminin mo nga Jessa, type mo ako no? Patutsada pa ni Glenn sa dalaga. Ang kapal naman ng mukha mo. Singhal ni Jessa kasabay ng pagbato niya ng tinapay na monay sa mukha mismo ng binatang si Glenn. Aray! Reklamo ni Glenn at sinalo ang tinapay. Alam nyo, bagay nga kayo magkakaibigan. Puro kayo sadista. Anas niya pa sa mga dalaga. Nagtawa na naman ang mga ito, pati na rin sina Vladimir at Alan. Samantalang si Alex ay napailing-iling na lamang habang nilalantakan ng hawak niyang pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, inutusan nga si Alex ng kanyang mga magulang na mamalengke. Noong una ay okay naman at matiwasay ang kanyang pamimili. Ngunit sadyang hindi lang talaga niya kayang manahimik na lang hanggat may nakikita siyang gulo. Hoy! Anong ginagawa niyo, ha? Sigaw niya sa tatlong lalaking pinagtutulungan ng isang babae. At sino ka naman, miss? Tanong pa ng isang lalaki kay Alex nang makuha niya ang atensyon ng mga ito. Kilala mo ba tong walang kwentang babaeng to? Tanong pa nito. Hindi na mahalaga kung sino ako o kung kilala ko man siya o hindi. Saan kayo kumuha ng lakas ng loob na pagtulungan ng isang babaeng walang kalaban-laban? Hindi ba kayo nahihiya? Tatlo kayo oh, mga brusko. Tapos isang babae lang kinakaya-kaya nyo? Matapang na buwelta ni Alexandria sa mga lalaki. Subalit, hindi natinag ang mga kalalakihan. Bagkus, ay nagtawanan pa ang mga ito kahit wala namang nakakatawa sa sinabi ni Alex. Alam mo ikaw, kung sino ka mang babae ka, wala kang alam dito ha. Pakialaman mo ang buhay mo. Asik ng lalaki kay Alex. Saka wala namang kwenta tong babaeng to eh. Paningira lang ng buhay ng iba. Biglang sinampal ng malakas ng lalaki ang munting dalaga na kanina pa nila pinagtutulungan dahilan upang matumbay ito sa simento. Nagulat si Alex sa nangyari, kaya naman masamang tingin ang ipinukol niya sa mga kalalakihan. Itigil niyo na yan! Maawa naman kayo sa kanya! Maawa? Dapat lang yan sa kanya. Siya nga tong hindi naawa sa amin eh. Kasi sinira niya ang relasyon namin ng girlfriend ko. Madiin na sambit ng lalaki. Kumunot naman ang noon ni Alex. Wala akong pakialam sa kung ano man ang issue o problema niyo. Ang sa akin lang, mali ang ginagawa niyo. Mahiya naman kayo. Maawa naman kayo sa kanya. Kalalakan yung tao pumapatol kayo sa babae. Bakit ka ba nangingialam dito ha? Tila ba naiinis ng saad ng lalaki kay Alex at bahagya itong lumapit sa kanya. Samantala, hindi naman kakikitaan ng kahit anumang takot sa itsura at mga mata ni Alexandria na tila ba buo na talaga ang loob niya at handa na siya sa pwedeng mangyari. Pwede ba, miss? Umalis ka na lang kung ayaw mong pati ikaw ay madamay at masaktan. Madiin na pagbabanta pa ng lalaki. Sandaling umawang ang mga labi ni Alexandria. Sa kabiglang sarkastikong natawa at ngumisi. Nagtaka naman ang tatlong lalaki. Nakakatawa naman yung pagbabanta mo. Nakakatakot. Baka nga kayo pa masaktan ko kapag di nyo tinigilan ang babaeng yan. Ngunit, katulad niya, ay hindi man lamang nabahira ng kahit katiting natakot ang mga kalalakihan. Natatawang umiiling-iling lang sa kanya ang isang lalaki sa kamuling nilapitan ng kawawang dalaga na kanilang sinasaktan.
Ako mang tatadya kanya ito nang kumilos na si Alex na walang pagdadalawang isip. Sinabi nang tigilan niyo siya eh. Sigaw ni Alex kasabay ng malakas na pagsipa niya sa paa ng isang lalaki kaya natumba rin ito sa simento. Gulantang ang lahat sa nangyari, lalo na nang makita nila kung paano humiyaw sa sakit ang binata. Ang kulit mo naman kasi eh. Pasensya na, napalakas yata yung pagsipa ko. Muling pamimilyon ni Alex sa naturang lalaki nang lapitan niya ito'y namimilipot sa sakit habang hawak ang binti na sinipa niya. O kayo, gusto niyo rin ba magkaroon ng pilay ang mga binti niyo? Baling naman ni Alex sa dalawa pang lalaki na biglang napaatras sa takot. Mga tarantado, ang dutuwag niyo? Tulungan niyo ako rito. Inis na sigaw ng lalaking nasa semento sa mga kasama niya. Dali-dali namang nilapitan ng dalawa pang lalaki ang kasama nila at inalalayan na tumayo saka sila umalis. Wala pala kayo eh. Basic. Iiling-iling na tura ni Alex habang sinusundan ng tingin ng mga lalaking nabahag ang mga buntot. Salamat. Sambit ng isang mapanglaw na boses, kaya naman nilingon ni Alex ang dalagang tinulungan niya. Huwag kang magpasalamat. Pero ano ba atraso mo sa lalaking yun para saktan ka nila at pagtulungan? Usisa pa ni Alex. Kaibigan ko kasi yung girlfriend ng lalaking na sipa mo sa binte. Nakita ko kasi siyang may kasamang ibang babae. Maraming beses na. Kaya sinubong ko na si girlfriend niya kaya nagkasira sila. Kaya ngayon ako ang sinisisi nila at binabalikan dahil sa nangyari. Kwento naman ng dalaga sa malungkot na boses. Eh sira ulo naman pala talaga yung kumag na yun eh. Kung tutuusin, kulang pa yung ginawa ko sa kanya. Bakas na mukha ni Alex ang pagkainis at nang igala niya ang paningin sa paligid, doon niya na-realize na marami na pala ang nanonood sa kanila. Maraming mga mosang ang pinapanood sila. Hindi na lang yun pinansin ni Alex at nilisan niya na ang lugar. Habang naglalakad sa isang madilim na daan, hindi maiwasan ni Alex na kabahan dahil sa pakiramdam na tila ba may sumusunod sa kanya. Ano ba to? Kasalanan to ni na papa eh. Takutin ba naman ako na baka balikan ako ng mga binangga ko? Natatawang bulong ni Alex sa kanyang sarili. Gayun pa man, hindi pa rin naaalis ang kaba sa dibdib niya. La 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 la. Kanta pa ni Alex at sumipol-sipol. Ginawa niya ito upang kahit paano maibsan ang kanyang kaba. Ilang sandali pa ay mas mabilis ang lakad ni Alex. Kasabay ng tila ba bumibilis ding yabag ng mga paang sumusunod sa kanya. Inihanda ni Alex ang sarili nang bigla na lamang may humawak sa balikat niya. Kaya alerto niya hinawakan ang kamay na yon at sa kamarahan na binali. Sino ka ha? Bakit mo ako sinusundan? Binabalikan mo ba ako? Sino ka sa mga nakabangga ko? Sunod-sunod na usisa ni Alex sa lalaking biglang napaaray sa ginawa niya. Anong binabalikan? Alex si Vladimir to! Pagpapakilala ni Vladimir sa kanyang sarili habang tinitiis pa rin ng sakit dahil hawak pa rin ni Alex ang kamay niya. Vladimir? Gulantang nabulalas ni Alex kaya naman kaagad din niya binitawan ang kamay ng binata. Ikaw pala yan. Sorry, bakit mo ba kasi ako sinusundan? Pauwi na kasi ako tas nakita kita. Kaya sinundan kita para sana sabay na tayo maglakad. Malay ko ba may bala ka palang saktan ako? Sorry na nga eh, di ko naman kasi alam. Akala ko kasi yung mga nakabangga ko eh. Hindi ko naman alam na ikaw yan. Bakit pa kasi bigla-bigla kang nagugulat? Asik naman ni Alex, ngunit batid sa boses niya na nakokonsensya siya. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Paano, sabay na tayo umuwi? Tumango naman si Alex at sabay na nilang tinahak ang madilim na daan. Siya nga pala. Talaga bang ganyan kakalakas? Maya-maya ay pagbubukas ni Vladimir ng usapan. Ano ba yan? Pang-iinsulto? Pangungonsensya dahil sinaktan kita kanina? O papuri mo sa akin? Bahagyang natawa si Vladimir. Siyempre pinupuri kita. Kaya siguro maraming takot sa iyo eh. Feeling ko mas malakas ka pa sa akin. Hindi naman. Sadyang alam ko lang kung paano protektahan ang sarili ko pati na rin ang ibang tao. Bata pa lang kasi ako, tinuruan na ako ni Papa ng self-defense.
Dahil hindi porket babae lang ako, ikakayan-kayanin lang ako ng iba. Kwento naman ni Alex. Alam mo ba nakakabili bang isang tulad mo? Oo! Kumpiyansang tugon naman ni Alex. Bigla naman silang nabalot ng katahimikan kaya naman nag-isip si Vladimir ng kanilang pwedeng papag-usapan. Siya nga pala, malapit na yung birthday ni Alan. May party na gaganapin sa bahay nila mismo, punta ka ha? Biglang imbita ni Vladimir sa dalaga. Teka, si Alan na may birthday, di ba? So bakit ikaw nag-i-invite sa akin at hindi siya? Di ba dapat si Alan na mismo ang nag-iimbita sa akin? Bahagyang umawang ang bibig ni Vladimir. Oo nga, pero kaibigan ko naman si Alan. Saka, sinabi naman niya na pwede kami mag-imbita ng kahit sinong gusto namin papuntahin. Saka sigurado naman akong iimbitahin ka rin niya. Kaya inunahan ko na lang siya. Ganun. Paliwanag naman ng binata. Okay, sabi mo eh. Tanging nasabi na lang ni Alex. So ano, makakapunta ka ba? Di ko pa alam, pero pag-iisipan ko. Okay, sige. Hopefully makita kita doon. Ani Vladimir. Nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Dahil magkaiba na sila ng daan at tatahakin, pauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Makalipas nga ang ilang araw, abala ang ina ni Alexandria sa paglalaba at paglilinis ng kanilang bahay, kaya naman nag-volunteer na si Alex na siya na mag-grocery. Habang inilalagay nga ni Alexandria sa cart ang mga binili niya sa nakalista na papel, ay may nakita siyang dalawang babaeng nag-uusap na sa tingin niya ay mga staff. Napakagwapo talaga niya. Single pa kaya siya? Tura ng isang babae. Malay natin. Pero narinig ko kanina, nung tinanong siya ng isang babae, Vladimir daw ang pangalan niya. Katulad niya, ang gwapo din pakinggan ang pangalan niya. Ha? Vladimir? Kapangalan niya pa talaga, ha? Hindi makapaniwala ang bulong ni Alex sa sarili. Miss, may kailangan po ba kayo? Biglang tanong ng staff kay Alex. Narinig yata nito na bumubulong-bulong siya. Ah, wala naman po. Salamat. Sabi ni Alex sa mga staff at kinitian ng mga ito. Habang tulak nga ni Alex ang cart ay chinecheck niyang mabuti kung may mga nakaligtaan ba siyang bilhin. Nang biglang isang malakas na tili na isang babae ang gumulantang sa kanilang lahat. Ano kaya nangyayari? Tanong ni Alex nang kaagad siyang napalingon sa pinanggalingan ng sigaw. Nakita niya ang mga taong nagtatakbuhan at nagsisigawan, kaya dala ng kuryosidad ay tinungo niya kung anumang komosyon ang meron. Ilabas niya lahat ng pera, bilis! Utos ng isang lalaking may hawak na baril sa cashier, na kaagad namang sinunod ng cashier dahil sa takot. Maawa po kayo sa akin, please! Mahalaga po itong relong to! Regalo po to sa akin ng tatay ko! Nagmamakaawang saad ng isang dalaga sa isang holdapper na pilit kinukuha ang suot niyang relo. Wala akong pakialam. Ibigay mo sa akin yan kung ayaw mo paputukan kita ng baril. Pagbabanta ng holdapper, kaya wala nang nagawa pa ang dalaga kundi isurrender ang relo habang umiiyak. Natigilan si Alexandria sa kanyang natutunghayan ngayon. Kahit saan na lang siya magpunta, palagi na lang may gulo. Ngunit hindi niya kayang tiisin ang mga nangyayari. Hahakbang na sana si Alexandria palapit sa mga holdapper nang bigla namang may humawak sa braso niya para siya ipigilan. Please, huwag ka nang makialam. Baka mapahama ka pa. Ani Vladimir sa dalaga. Gulat naman ang rumihistor sa mukha ni Alex na makita niya ang binata. Vladimir, anong ginagawa mo dito? Huwag ka nang magtanong. Basta kung ano man ang balak mo. Please, huwag mo nang ituloy. Pero hindi ko naman pwedeng hayaan lang yung nangyayari. Lalo na kung may magagawa naman ako. Giit naman ni Alex. Kahit na. Dito ka lang magstay. Ako nang bahala. Presenta ni Vladimir. Hindi naman nakipagtalo pa si Alex at sinunod na lamang ang binata. Lima silang holdapper. Yung dalawa, kinukuha yung mga pera sa cashier. Yung dalawa naman, kinukuha yung mga alahas at cellphone ng mga taong nandito. Yung isa naman binabantay yung security guard. Pabulong na salaysay ni Vladimir kay Alex. Lima nga sila. Ang tanong, kaya mo ba silang ikaw lang mag-isa? Tanong ni Alex sa binata. Trust me, Alex.
Kapag ba nakaya ko silang lahat, bibilib ka ba sa akin? Tanong naman ni Vladimir sa dalaga habang taimtim na tinititigan ang mga mata nito. Well, depende. Siguro. Hindi naman siguradong tugon ni Alex at mahina na lamang natawa si Vladimir. Hoy, ikaw, anong ginagawa mo ha? Tumatawag ka ba ng pulis? Sigaw ng isa sa mga holdupper sa babaeng staff na nakaupo sa gilid hawak ang telepono. Akin na yung cellphone mo. Sino ang sabing pwede kang tumawag ng pulis? Galit na sabi ng holdupper sa babae at kasabay pa noon ay isang malakas na sampal. Dagli namang ibinaling na Alexandria ang kanyang paningin sa ibang direksyon dahil ayaw niyang panoorin lamang ang nangyayari. At ikaw naman! Isang holdupper pa ang lumapit sa kinaroroonan mismo ni na Alex at Vladimir. Mukhang may bala ka masama ah. Nasaan ang cellphone mo? Ibigay mo sa akin. Utos ng holdupper kay Alex habang nakatutok sa kanya ang hawak nitong baril. Itinaas naman ni Alex ang dalawang kamay. Naani mo'y sumusuko. Wala po akong cellphone. Sagot niya. Totoo naman yun, dahil wala talaga siyang telepono. Tila ba hindi naniniwala ang holdupper sa kanya? Kaya mas lumapit pa ito at kinapkapan siya sa kanyang buong katawan. Nailang si Alex sa paraan ng pagkapkap nito. Akma namang kikilos ng hindi maganda si Vladimir, kaya agad siyang sinenya sa ni Alex na huwag na makialam. Wala po talaga akong cellphone. Turan pa ni Alex sa holdupper. Mamaya, babalikan kita miss. Iuuwi kita. Nakangising sambit ng holdupper kay Alex bago ito umalis kung saan man sila naroroon. Tarantadong manyak. Gigil na bulong ni Alex. Ayos ka lang? May pag-aalalang tanong ni Vladimir sa dalaga. Oo. Tipid na sagot ni Alex. Dito ka lang. Ako nang bahala. Maniwala ka sa akin. Bulong ni Vladimir sa dalaga. Tumangot-tangon naman si Alex. Ngunit bago siya iwan ni Vladimir sa isang sulok, ay pasimple pa itong iniwan sa kamay niya at nang tingnan niya yon, nakita niya ang cellphone ng binata. Muling sinulya pa ni Alex ang babaeng staff na ngayon ay umiiyak habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Walang ideya si Alex sa gagawin ni Vladimir. Kaya naman nagtiwala na lamang siya. Hanggang sa namataan na lang nila na nakabulagta na sa sahig ang dalawang holdupper at kasalukuyang nakikipagsagupaan si Vladimir sa iba pa. Pakialam, mero kang hangal ka? Sigaw ng isa sa mga holdupper kay Vladimir at akmang susuguri niya ito ng suntok. Subalit, mabilis na nakailag ang binata kung kaya't sa ere lamang tumama ang suntok nito. Better luck next time. Nakangising pang-aasar pa ni Vladimir sa holdupper. Sa kanya ito sinuntok at tinadyakan sa tiyan dahilan upang tumalsik ito. Biglang may pumutok na baril. Kaya naman dumagundong ang malakas at takot na sigawan ng mga tao sa loob ng grocery store. Vladimir! Sigaw na ni Alex na may pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Kinakabahan siya sa mga nangyayari at konti na lamang ay baka hindi na niya mapigilan pa ang sarili na makialam. Sige, subukan niyo lumapit sa akin at makialam. Babarilin ko tong batang to. Pagbabanta ng isa sa mga holdupper na ngayon ay may hostage ng isang batang lalaki. Natigilan si Vladimir sa kanyang kinatatayuan habang nangangamba sa kaligtasan ng bata. Umiyak ng umiyak ang bata at humihingi ng saklolo. Bitiwan niyo ang anak ko. Parang awa niyo na. Ibibigay ko lahat ng gusto niyo. Pakawalan niyo lamang siya. Pagsusumamo naman ang ina ng bata na ngayon ay umiiyak na rin dahil sa takot. Hindi nakagalaw pa si Vladimir, lalo na nung tutukan siya ng baril ng isa sa mga holdupper. Please, pakawalan niyo yung bata. Huwag niyo siyang sasaktan. Pakiusap ni Vladimir sa holdupper na siyang may hostage ng bata. Ugok! Kung sana hindi ka na nakialam, wala sanang masasaktan at madadamay na bata rito. Natatawang singhal naman ng holdupper. Naiinis na si Alex sa mga nangyayari at naririnig. Kaya naman, nag-isip siya ng paraan kung paano makakatulong.
Sinipat niya ang mga tao sa paligid hanggang sa napansin niya ang isang babae sa pinakasulok. Dahan-dahan naman yung nilapitan ni Alex. Miss, huwag ka matakot. Makakalabas din tayo dito ng ligtas. Unang sabi ni Alex sa babae na nanginginig. Ganito, ibibigay ko tong cellphone sa'yo. Tapos tumawag ka ng mga pulis. Huwag ka lang magpahalata, okay lang ba? Pakisuyo ni Alex sa babae. Sige. Tumatango-tango at nanginginig na sagot naman ito. Matapos maibigay ni Alex ang cellphone ni Vladimir sa babae, ay nagtungo na siya sa kinaroroonan mismo ng isang hold-upper na may hostage na bata. Miss, tumabi ka kung ayaw mong pati ikaw madamay. Kaagad na sabi ng hold-upper kay Alex. Ngunit dahil nga matapang na babae si Alexandria, ay hindi man lang kakikitaan ng kahit anumang bahid ng takot sa kanyang muka. Ganyan ka ba kaduwag para isang bata lang ang kaya mong gawing hostage? Pang-iinsulto ni Alex sa hold-upper. Napalunok na lamang si Vladimir sa ginagawa ngayon ni Alex habang wala pa rin siyang magawa sa kinatatayuan niya dahil bantay sarado siya ng isa pa. At sino ka para sabihan ako ng ganyan? Tila naiinsultong untag ng hold-upper kay Alex. Isa akong babae na nagsasabing isa kang duwag dahil bata lang ang kaya mo. Seryoso? Sa dami ng tao rito sa loob, bata lang talagang pinuntirya mo? Nakakatawa ka naman. Panghahamon pa ni Alex habang nakangisi. Kapag di ka tumigil, sinisigurado ko sa'yo na diretso sa ulo mo ang tama na isang balang sasayangin ko ngayon. Gigil na banta ng hold-upper nang itutok niya ang hawak na baril kay Alex. Napasinghap ang mga taong nasa paligid nila. Dulot ng kaba, takot. Lalo na si Vladimir, na hindi na rin malaman ang gagawin. Subalit, kabaliktara naman niyo ang reaksyon ni Alex na tila ba natatawa pa sa nangyayari. Anong nakakatawa? Galit na tanong pa ng hold-upper kay Alex. Wow ha? Kung hindi isang bata, isang babae naman. Talagang ang pinatutunayan mong duwag ka, no? Natatawang pang-aasar palalo ni Alex na tila ba sinasadya niya talagang galitin ang hold-upper. Talagang ginagalit mo ako. Gigil na usal ng hold-upper at takmang kakalabitin na niya ang gatilyo ng baril. Ngunit bago pa man iyon magawa, ay mabilis nang nasipa ni Alex ang hawak na baril ng hold-upper kaya tumilapon ito. Nagulat naman ng mga lalaki sa ginawa ni Alex. Ngunit kasabay niyon, ay ang sharing pagputok ng baril na nagdulot muli ng ingay at takot sa mga tao na siyang pinagtakhan naman ni Alex. Subalit hindi na siya nagkaroon ng panahon upang alamin kung ano ang nangyayari. Dahil ang prioridad niya ngayon ay ang mailigtas at mailayo sa panganib ang bata. Hala ka pala eh. Babae lang pala ang katapat mo. Seryosong sambit ni Alex kasabay ng pagbaling niya sa braso ng hold-upper at malakas na tinadyakan ito sa tiyan. Dahil doon, nagkaroon siya ng pagkakataon upang kunin ang bata at ibigay sa kanyang ina. Maraming salamat sa pagligtas sa anak ko, miss. Laking pasasalamat ng ina ng bata kay Alex at niyakap nito ang anak niyang umiiyak. Walang anuman po. Tumabi na po muna kayo. Asahan po natin na darating ang mga pulis para iligtas po tayo. Tura ni Alex sa ina ng bata bago niya ito iniwan upang hanapin ang baril na kaninang tumilapon. Kaagad din naman niya nakita ito. Ngunit nakatingin din doon ang isang hold-upper na balak ding kunin ang baril. Mabilis na tumakbo palapit sa baril si Alex at sinipa iyon palayo sa hold-upper. Sa kanya ito dinampot at itinutok mismo sa lalaki. Sige, subukan mong kumilos ng masama. Sinisigurado ko sa iyo na diretso sa ulo mo ang tama na isang balang sasayangin ko ngayon. Panggagaya ni Alex sa sinabi nito sa kanya kanina nang takutin siya nito. Gayunpaman ay tila deja vu ang nangyari. Dahil tulad kung paano niya sinipa kanina ang baril mula sa kamay ng lalaki, ay ganun din ang ginawa nito sa kanya ngayon. Kaya tumilapon din palayo ang baril. Wala ka rin pala eh. Usal sa kanya ng lalaki, saka sinipa rin ang kanyang tiyan, kaya natumba din siya sa sahig. Naramdaman ni Alex ang pagsakit ng kanyang tiyan, ngunit hindi niya ininda yon.
Pinilit niyang tumayo upang muling makipaglaban sa holdupper gamit ang kanilang mga paa at kamay. Sa huli, si Alex pa rin ang nanatiling nakatayo. Biglang nagkaputukan sa loob ng grocery store at natanaw ni Alex si Vladimir na pilit tinatakasan ng mga holdupper. Mabilis na kumilos si Alex para hanapin ang baril na siyang natagpuan din niya agad at tinulungan niya si Vladimir mula sa mga holdupper na humahabol dito. Ano, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan ng tarantadong yun? Kaagad na konsulta ni Vladimir sa dalaga habang pareho sila nagtatago ngayon. Medyo, pero ayos lang naman ako. Muli silang pinaputokan ng baril ng mga holdupper kaya naman tumakbo silang dalawa palayo na siya rin sinasadya rin nila upang walang madamay o matamaan na sibilyan. Ilan ba sila nagpapaputok sa atin? Tanong na ni Alex kay Vladimir. Sa tingin ko dalawa lang sila. Mukhang gusto yata talaga tayong patayin eh. Tugon naman ang binata. Eh di makipagsabayan tayo. Matapang na sambit ni Alex. Napakatapang mo talaga. Kaya nga hinahangaan kita eh. Ano yun? Usisa ni Alex dahil hindi nga niya narinig ang huling sinabi ng binata. Wala. Pagde-deny naman ni Vladimir. Hindi na nagtanong pa si Alex ngunit doon lang din niya napansin na dumudugo ang braso ng binata. Balak niya pa sana itong tanungin tungkol doon. Ngunit kailangan na nila makipagsabayan sa mga holdupper. Nang magkaroon ng pagkakataon si Alex ay pinaputokan niya ang isang binti ng lalaki dahilan upang umungol ito sa sakit at matumba sa sahig. Si Vladimir naman ay sa braso niya pinatamaan ng isa pang holdupper hanggang sa narinig na nga nila ang tunog ng pagwangwang ng sasakyan ng mga pulis. Nandito na mga pulis, wala na kayong takas pa. Tura ni Alex sa mga holdupper na nasa sahig nang ito'y lapitan nilang dalawa ni Vladimir. Ilang sandali pa nga ay dumating na ang mga pulis at dinampot ang mga holdupper. Hi, kawawa naman si Vladimir. Pero ang swerte ng babae dahil niligtas siya ni Vladimir. Kung hindi siguro hinarang at pinigilan ni Vladimir yung isang holdupper na balak siyang barilin, malamang patay na yung babae. Wika ng isang babae habang may kausap pa na isa. Sinulya pa ni Alex ang dalawang babae at napagtanto niyang ito rin yung dalawang staff na nag-uusap kanina. Ito na nga pala yung cellphone mo. Biglang lapit ng babae kay Alex. Salamat. Kundi dahil sa'yo, baka hindi pa sila nahuli ng mga pulis. Pasasalamat naman ni Alex sa babae at kinuha ang cellphone ni Vladimir. Umiling-iling naman ito. Ikaw dapat ang pinapasalamatan namin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng cellphone. Niligtas mo rin yung batang na hostage kanina. Kayong dalawa dapat ng boyfriend mo ang pinasasalamatan namin. Kasi kundi dahil sa inyo, baka nasimutan na ng mga holdupper na mga pera dito. At baka may mga nasaktan pa silang ibang tao. Anang babae. Balak sanang umalma ni Alex at sabihin niyang hindi boyfriend si Vladimir, ngunit naunahan naman siya ng binata. Tama ka, miss. Sobrang astig nitong girlfriend ko. Kaya nga proud na proud ako sa kanya eh. Nakangiting sambit ni Vladimir na inakbayan pa siya. Gulat naman ang namutawi sa mukha ni Alex at hindi na nakaimik. Kayong dalawa ba yung sumubok na pumigil sa mga holdupper? Tanong ng isang police officer na siyang lumapit kina Alex at Vladimir. Opo, kami nga po. Tumangutang naman ang police officer. Ikaw rin miss yung nagligtas dun sa batang na hostage, tama? Baling naman ang police kay Alex. Mas inilapit nga ni Vladimir si Alex sa kanya habang taimtim na nakatitig sa pulis. Pansin kasi ng binata, nakakaiba ang tingin ng pulis sa dalaga. Opo officer, ginawa ko lang po yung dapat kong gawin. Tugon naman ni Alex at sapilitan niyang tinanggal ang kamay ni Vladimir na nakapulupot sa kanyang balikat at siniko ang tagiliran ng binata. Tinanong pa sila ng kung ano-ano ng mga pulis at inimbitahan sa presinto. Pagkatapos, ay ligtas silang nakabalik sa kanilang lugar. Alex, una na ako. Magpahinga ka na rin. Ito nga pala yung pinamili mo. Paalam ni Vladimir at tinabot sa dalagang dala niyang plastic bag na may lamang pinamili ni Alex kanina. Sa akin to? Ang akala ko sa'yo lahat yan. Pagkatapos na nangyari,
Hindi ko na naisip yung mga kailangan kong bilhin. Tapos ikaw naalala mo pa? Manghang tanong ng dalaga. Mahina namang tumawa si Vladimir. Siyempre, hindi naman pwedeng umuwi ka sa inyo na wala kang dala. Baka papagalitan ka pa ng magulang mo. Lalo na kapag nalaman nila yung nangyari sa grocery store. Sabagay. Pero bakit ikaw, wala ka man lang dala maski isa? Paano yung mga inutos din sa'yo ng tita mo? Tanong pa ni Alex kay Vladimir. Bahagyang natigilan naman ang binata. Hayaan mo na yun si tita. Hindi naman magagalit yun eh. Sige, mauuna na ako. Ingat ka pa uwi. Tumalikod na si Vladimir at nagsimulang maglakad palayo. Vladimir, sandali! Tawag ni Alex sa binata at sinundan niya ito. Bakit? May kailangan ka pa ba? Pwede bang sumama muna ako sa'yo pauwi sa inyo? Ha? Bakit naman? Para sana gamutin yung sugat mo. Tugon ni Alex at tinapunan ng tingin ang braso ni Vladimir. Ha? Ah, ito ba? Wala to. Huwag mo na intindihin to. Malayo to sa bituka. Wika naman ni Vladimir. Huwag mo na akong pigilan. Gamutin pa rin natin yung sugat mo. Pilit ni Alex at sumama nga kay Vladimir sa bahay nito. Vladimir, ano nangyari? Nabalitaan ko yung nangyari sa grocery store. Okay ka lang ba ha? Nasaktan ka ba? Puno ng pag-aalala sa lubong ni Martha sa kanyang pamangkin. Tita, ayos lang po ako. Huwag na po kayo mag-alala. Oh, Alex, nandito ka rin pala. Kumusta? Nasaktan ka rin ba? Ayos lang din naman po ako. Ang bilis naman kumalat ng balita. Malamang alam na rin to ng mga magulang ko. Mabuti at ayos kayong dalawa. Teka, ano to? Ano nangyari sa braso mo? Bakit may dugo? Akala ko ba hindi ka nasaktan? Sunod-sunod na tanong ni Martha sa kanyang pamangkin nang mapansin niya ang braso nito. Tita, daplis lang po yan. Hindi lang po naiwasan dahil may mga baril nga po yung mga holdapper. Huwag niyo na pong isipin yan. Saka, kaya nandito si Alex ay para gamutin tong sugat ko. Tugon ni Vladimir sa kanyang tiyahin. Tama po yun. Napansin ko rin po kasi na may sugat siya kaya nag-volunteer na po akong gamutin. Hay, o siya. Pero pinag-alala niyo ako ah. Kundi pa sinabi sa akin ni Naalan na nangyari doon sa grocery store, hindi ko pa malalaman kung saan ka nagpunta. Ano ba naman kasing ginagawa mo ron, Vladimir? Samantalang, wala naman ako inuutos sa'yo maski ano na para bilhin. Ani Martha na siyang pinagtakha ni Alex. Hay tita, hayaan niyo na po yun. Mas mabuti pong magluto na lang po kayo na makakain namin ni Alex. Nakakapagod at nakakagutom po kayo makipagsagupaan sa mga lokong yun. Sambit ni Vladimir nang mapansin niya ang nagtatakang reaksyon ni Alex sa sinabi ng kanyang tita. O sige, magluluto lang ako. Sa kwarto ni Vladimir ay sinimula na ngang linisin at gamutin ni Alex ang sugat sa braso nito. Talaga bang ganyan ka na? Maya-maya ay biglang tanong ni Vladimir sa dalaga. Anong ibig mo sabihin? Na ganyan. Matapang, malakas, matulungin, mahilig sumabak sa gulo. Saad ng binata. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo noon, bata pa lang ako tinuruan ako ni Papa matuto ng mga self-defense. Dahil nag-iisang anak lang nila ako. Para magawa kong protektahan ang sarili ko pati na rin ng ibang tao. Palagi nang sinasabi sa akin ni Mama na dapat kapag may nangangailangan ng tulong, iwag ako mag-atubiling tumulong. Lalo na kung may kakayahan naman ako para gawin yun. Pahayag ni Alex. Hindi na ako magtataka kung bakit mabuti kang tao. Dahil mabuting tao rin ang mga magulang mo. Kaya nga hinahangaan talaga kita. Oh, ayan, okay na ang sugat mo. Pag-iiba ni Alex sa usapan matapos nga niyang magamot ang sugat ng binata. Sabi ko naman kasi sa'yo malayo to sa bituka. The place lang to. The place man o hindi, hindi mo na dapat ginawa yun, Vladimir. Ang halit. Naguguluhang tanong ng binata. Narinig ko kanina yung dalawang staff na nag-uusap. Nag-uusapan nila na kaya ka raw nagkaroon ng sugat dahil hinarang mo yung holdapper na babaril sana sa akin. Mabuti na lamang at the place lang yung sugat mo. Kung hindi, baka hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero bakit mo kasi ginawa yun, Vladimir? Kasi mas lalong hindi ko kakayanin kapag sa'yo naman may nangyaring masama.
Hindi bali na nga ako nadaplisan ng bala, wag lang ikaw. Seryosong saad ni Vladimir habang seryoso ring nakatitig sa mga mata ng dalaga. May kung anong naramdaman si Alex sa titig ng binata, kaya naman dagli siyang nag-iwas ng tingin. Hindi pa rin tama yung ginawa mo. Kung hindi lang pala daplis ng bala ang natamo mo, edi cargo di konsensya ko pa nangyari sa'yo. Tura naman ni Alex. Masama ba kung iligtas ko yung taong gusto ko? Biglang pag-amin ni Vladimir, kaya otomatikong napatingin ulit sa kanya ang dalaga. Siguro nga hindi mo napansin, pero matagal na ako may gusto sa'yo. Noon, magbabakasyon lang sana ako rito kay tita, kaso nakita kita. Nakita ko kung paano mo buong tapang na hinarap yung mga may masasamang loob. Kada may gulo, madalas kita makita. Pinagmamasdan kita mula sa malayo. Hanggang sa nagkaroon ako ng rason para magstay rito. At ikaw ang rason na yun, Alex. Lagi mo akong pinapahanga sa tapang mo. Hanggang sa napapangiti na lang ako bigla kapag nakikita kita. Palagi rin kitang sinusundan kahit saan ka magpunta. Naisip ko kasi na baka sumaba ka na naman sa gulo. Babae ka pa rin, kaya baka lang kailanganin mo ng tulong ko. Nung sa palengke may babae kang tinulungan? Nangamba ako kasi tatlong lalaki yon. Pero hindi ako makapaniwala na nakaya mo yon. Aaminin ko rin, sinundan din kita sa grocery store. Tulad nga ng sinabi ni tita, wala siyang inutos sa akin na kung anuman. Pero nagpunta ako ron kasi sinundan kita. Sakto, nagkaroon ng gulo. Naisip ko na paniguradong makikialam ka. At naisip ko rin na yun ang pagkakataon para magpakitang gilas at para bumilib ka sa akin. Kaso sa huli, mas nangibabaw pa rin ang tapang at galing mo. Mas lalo mo rin pinahanga ako sa ginawa mong pagligtas sa bata mula sa kamay ng holdupper. Tuluyan na ngang umamin si Vladimir sa nararamdaman niya para sa dalagang si Alexandria. Bahagyang napaawang ang mga labi ni Alex na tila ba nabigla at hindi makapaniwala sa narinig. Ano ba yung sinasabi mo, Vladimir? Huwag mo akong binibiro ng ganyan. Tura naman ni Alex nang muli siyang umiwas ng tingin. Hindi ko ugaling magbiro ng nararamdaman ko para sa isang tao. Maniwala ka man o hindi, totoo lahat ng sinasabi ko. Seryosong saad pa ng binata. Kailangan ko na pala umuwi. Late na rin kasi eh. Paniguradong nag-aalala na sa akin yung mga magulang ko. Una na ako. Kaagad na paalam ni Alex sa binata at lumabas ng kwarto na hindi man lang hinihintay ang tugon nito. Alex, uuwi ka na agad? Hindi ka ba muna kakain dito? Tanong ni Martha sa dalaga nang mapansin niya ito. Gusto ko po sana. Kaso lang ho, masyado na pong late. At sure po akong hinahanap na po ako ng mga magulang ko. Next time na lang po. Thank you po, mauna na po ako. Magalang na paalam ni Alex sa tiyahe ni Vladimir, saka nga niya tuluyang nilisan ang bahay nito at umuwi sa kanila. Diyos ko, Alexandria, mabuti at tumating ka na. Kanina pa kami alalang alala sa'yo. Kaagad na sermon ng ina ni Alex pagpasok niya, ngunit bati din sa boses ng kanyang ina ang sobrang pag-aalala. Alex, anak, saan ka ba nang galing at ngayon ka lang umuwi? Nalaman namin yung nangyari sa grocery store. At isa ka raw sa nakipagbakbakan sa mga holdupper. Akala namin kung ano na nangyari sa'yo. Bakit nga ba ngayon ka lang nakauwi? Kalmadong tanong naman ng kanyang ama, ngunit batid din sa reaksyon ng mukha nito ang labis na pag-aalala. Pasensya na po kayo, Mapa, kung pinag-alala ko man po kayo. Pero maayos lang po ako. Galing po ako kay na Vladimir, kaya ngayon lang ako nakauwi. Ito na po pala yung inutos yung bilhin ko. Sige po, magpapahinga na po muna ako. Wika ni Alex at inilapag sa mesa ang kanyang pinamili, saka nga nagtungo sa kanyang kwarto. Buong gabi ngang inisip ni Alex ang tungkol sa mga sinabi sa kanya ni Vladimir. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na may nararamdaman palang pagkagusto sa kanya ang binata. Ilang araw pa nga ang lumipas ay mas napapadalas ang pagkikita ni na Vladimir at Alex dahil na rin sa kanilang mga kaibigan na tila ba nagkakamabutihan na rin. Alam mo Glenn, siguro bakla ka. Biglang pang-aasar ni Jessa sa binata habang kumakain siya ng saging. Naisipan kasi ng mga ito na mag-picnic at niyayangan nila si Vladimir at Alex na wala na rin nagawa kundi ang pumayag. Ano?
Ako, bakla. Hoy, Jessa, huwag mo akong sinusubukan ha. Baka halikan kita. Buwelta naman ni Glenn. Kadiri! Kahit ikaw nalang nag-iisang lalaki sa mundo, never ako magpapahalik sa'yo. Malay ko ba kung ilang bakterya at germs meron niya ang labi mo? Dahil baka kung sino-sino ng babae ang nahalikan mo. Singhal naman ni Jessa na tila ba ayaw patalo. Grabe ka kung makaakusa ha. Virgin pa tong lips ko kung alam mo lang. Asik naman ni Glenn. Asus, virgin mo mukha mo. Mukha ka kayang playboy. Tumigil na nga kayo sa bangayan nyo. Mamaya kakaganyan nyo kayo magkatuluyan. Awat sa kanila ni Mia na may halong panunukso. Habang inihahanda niya at inilalabas mula sa basket ang mga pagkain nilang dala. Maghunos dili ka sa mga sinasabi mo, Mia. Kinikilabutan ako eh. Sarkastikong saad ni Jessa sa kaibigan. Grabe talaga to oh. Kapag talaga ikaw na in love sa akin, sinasabi ko sa'yo, Jessa. Hinding-hindi kita sasagutin. Bulyaw naman ni Glenn kay Jessa. Bigla namang tumayo ang dalaga para sana hampasin si Glenn. Ngunit kaagad nakatakbo ang binata kung kaya't nagsimula silang maghabulan. Napailing-iling na lamang si Mia sa dalawa. Hay, nakaka-stress talaga kapag may mga kaibigan kang isip bata. Turan pa niya. Oh, kayong dalawa naman dyan, Vladimir at Alex. But parang tahimik kayo pareho. Huwag niyo sabihin na may namamagitan na rin sa inyo, ha? Baling naman ni Mia sa dalawa. Hindi naman nakaimik si na Vladimir at Alex na tila ba nahiya at namula pa ang mga pisngi nito. Pwede ba, Mia? Hayaan mo na lang sila. Palibhasa kasi wala ka pang love life kaya ganyan ka. Biglang sabat naman ni Alan habang umiinom ng tubig. Ay! Wow! Ikaw ba may love life? Wala rin naman, di ba? Kung sana hindi mo ako nireject, edi sana hindi tayo parehong single ngayon, no? Pagsusungit naman ni Mia kay Alan. Natawa na lamang si Alan sa inasta ng dalaga. Kaya naman hinayaan niya na lang ito at nilantakan ang mga dala nilang prutas. Kumain na nga tayo, nagugutom na ako eh. Biglang dating ni Glenn habang hinihingal na siyang biglang dinampot ang isang burger at kinagat yun. Patay gutom talaga. Bulong naman ni Jessa na bigla ring lumapit sa kanila. Guys, kumain na lang muna tayo, okay? I-set aside niyo muna yung bangayan o kung ano man yan. I-enjoy natin yung picnic natin, okay? Nakangiting sambit ni Mia na sinang-ayunan din naman ng kanyang mga kaibigan. Alex, ito o, Apple. Biglang alok ni Vladimir sa dalaga. Salamat. Nakangiting tugon ni Alex nang tanggapin niya ang prutas na ibinibigay sa kanya ni Vladimir. Ngumiti silang dalawa sa isa't isa hanggang napansin nila ang mga kaibigan na kanina pa pala nakatingin sa kanila habang pinibigyan sila na makahulugang tingin. Kung ano man niya iniisip niyo, itigil niyo yan. Suway ni Alex sa mga ito. Ito namang si Alex oh, napaka-defensive. Wala naman kaming sinasabi eh. Nakangusong sambit naman ni Jessa. Huwag kang ngumuso, di bagay sa'yo ang pangit mo. Biglang pang-aasar ni Glenn sa dalaga. Mas pangit ka. Nagtawanan nga silang lahat hanggang sa natapos na ang pagpipiknik nilang na maligaya. Ilang araw pa ang lumipas hanggang sa sumapit na ang kaarawan ni Alan kung saan nagdadalawang isip pa rin si Alex kung pupunta ba siya o hindi. Subalit, wala na siyang nagawa pa nang sunduin siya ng kanyang mga kaibigan na sina Mia at Jessa sa bahay nila. Alex, Mia, Jessa, mabuti at nakapunta kayong tatlo. Tuwang-tuwang salubong ni Alan sa tatlong dalaga. Aba syempre naman no. Special tong araw na to para sa'yo, kaya hindi namin to papalagpasin. Nakangiting sambit naman ni Mia. O sige, maupo na kayo at kumain ng mga gusto nyong kainin. Maraming pagkain dyan, huwag kayong mahiya. Hindi naman ganun karami ang bisita ko kaya enjoy lang kayo, okay? Sabi pa ni Alan kina Alex bago niya iniwan ang mga ito upang salubungin ng mga bagong dating na bisita. Naupo nga sa isang bakanting mesa sina Jessa, Mia at Alex. Buffet style palang pagkain dito. Tara, kumuha na tayo. Yaya ni Mia, kaya agad naman din tumayo ang mga kaibigan niya. Matapos nga nilang malagyan ng pagkain ang mga pinggan nila, ay nagtungo na sila sa kanilang pwesto nang bigla namang lumapit sa kanila si Glenn habang tumatawa.
Anong nakakatawa, ha, pangit? Taas ang kilay na tanong ni Jessa sa binata. Naalala ko lang kasi nung tinawag mo akong patay gutom. Tapos ngayon, tignan mo yan. Punong-puno yung pinggan mo. Sino ngayon ang patay gutom sa atin? Natatawang pangungutya ni Glenn kay Jessa na maski sina Alex at Mia ay bahagyaring natawa. Buisit ka talagang pangit ka. Pasalamat ka at birthday ni Alan ngayon. Kundi, kanina pa kita nadagukan at baka naingudgud ko tong hawa kong pagkain sa pangit mong pagmumuka. Gigil na wika ni Jessa na mahahalata mong kinokontrol nga ang kanyang sarili. Huwag ka naman mapikon, Jessa. Sige ka, pangit ang pikon. Natatawa pang pangiinis ni Glenn sa kanya. O siya, may iwan ko na muna kayo. May mga babae pa akong aasikasuhin. Nakangising paalam ni Glenn sa tatlong dalaga na may kasama pang kindat. Kaasar, playboy talagang pangit. Inis na inis sa sambit pa ni Jessa bago nga sila naupo sa pwesto nila. Habang kumakain ay hindi mapigilan ni Alex na pagmasda ng mga bisita na waring may hinahanap. Hinahanap mo si Vladimir, no? Maya-maya ay biglang usisa ni Mia sa kanya. Kanina ko pa kasi napapansin na parang may hinahanap ka. Hindi, no? Tinitignan ko lang talaga yung mga bisita. Tangge at pagdadahilan naman ni Alex. Asus? Huwag ka nang mag-deny, Alexandria. Akala mo ba hindi ko napapansin na parang may something na sa inyo ni Vladimir? Kaya sigurado ako na siyang hinahanap mo. Mia, hindi ko siya hinahanap, okay? Isa pa, walang namamagitan sa amin ni Vladimir. Period. Mahinang wika naman ni Alex, kaya naman napakibit-balikat na lamang si Mia at nakipagdaldala na lamang kay Jessa. Ilang sandali pa ay natanaw na nga ni Alex ang lalaking kanina pa niya hinahanap na siyang hindi niya naman maamin sa kanyang kaibigan. Ngunit imbis na matuwa, ay tila ba may kung anong naramdaman na kirot sa parting kaliwang dibdib si Alexandria nang makita niyang masayang nakikipag-usap si Vladimir sa isang magandang babae. Hindi alam ni Alex kung anong mararamdaman niya sa kasalukuyan. Ngunit hindi niya yun magugustuhan. Mia, Jessa, sandali lang. Paalam ni Alex sa dalawang kaibigan. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito dahil naging abala din ng mga ito sa pakikipagkwentuhan sa isa't isa. Sinundan na nga lamang ni Alex ang isang lalaki na may daladala mga baso ng alak sa isang tray at kumuha siya ng isa noon sa katinungga. Kuya, pwede magstay ka muna? Kukuha pa ako ng alak eh. Sabi niya sa lalaki may hawak na baso ng mga alak. Sure po, ma'am. Sagot naman ito. Muling sinulya pa ni Alex sina Vladimir na patuloy pa rin sa pag-uusap at mas lalong ang sumisikip ang dibdib niya. Kaya naman sunod-sunod ang pagkuha niya ng alak hanggang sa mahilo na nga siya at mawala sa wisyo. Diyos ko naman, Alex. Ano ginawa mo? Ba't ka uminom ng marami? Nag-aalala ang sermon ni Mia sa kaibigan habang inaalalayan na ito ni na Vladimir at Alan. Ano bang nangyari? Ba't siya uminom? Hindi rin namin alam eh. Busy kami dalawa ni Jessa na magkwentuhan. Tapos nalaman na lang namin na wala na siya sa pwesto niya. Yun pala, umiinom na. Hindi pa naman sanay uminom yan. Umiiling-iling na tura ni Jessa. Ano naman kaya ang dahilan para uminom siya? Nagkibit-balikat lang ang mga kaibigan ni Alex. Vladimir, mas mabuti pang dalhin mo muna siya sa guest room. Mukhang lasing na lasing na talaga siya. Suhestyon ni Alan na siyang sinunod naman ni Vladimir. Maingat ngang inihiga ni Vladimir si Alex sa kama. Hay, sobrang tapang at astig mo. Pero taob ka pala pagdating sa alak. Bulong ni Vladimir. Kasalanan mo to eh. Sumisinghot na osal bigla ni Alex habang bahagyang nakamulat ang kanyang mata. Nagtaka naman si Vladimir sa kung anong sinasabi ng dalaga kaya hinayaan niya lang ito. Malamang ay dala lamang yun ang kalasingan. Ang sakit dito oh. Sambit pa ni Alex nang ituro niya ang kaliwang dibdib sa parting puso niya. Ang sakit makita na masaya ka sa iba. Sa tingin ko gusto na rin kita. Lumuluhan ang usal ni Alex. Lalong nagtaka si Vladimir. Ngunit kaagad din niya yung napagtanto kung anong ibig sabihin ng dalaga. Naalala niya nga may kausap siyang babae kanina
at yun ang babaeng nililigawan ni Alan. Gusto mo rin ako? Tanong ni Vladimir sa lasing na si Alex. Bigla namang tumangutang si Alex kaya naman pakiramdam ni Vladimir ay tumatalo ng puso niya. Mahal kita, Alexandria. Mahinang sambit ni Vladimir. Laking gulat naman niya nang bigla siyang higitin ni Alex sa kanyang batok at siniil ng halik. Hindi alam ni Vladimir kung ano man dapat ang maging reaksyon niya o dapat na gawin. Subalit masyado siyang nadadala sa emosyon niya. Kaya naman sinabayan niya ang halik ng dalaga hanggang sa tuluyan ngang may nangyari sa kanila. Lumipas ang ilang linggo matapos ang kaarawan ni Alan ay napapansin nga ni Alex ang ilang pagbabago sa kanya. Minsan pa nga, iniisip niya may sakit siya dahil sa bigla ang pagsusuka niya at pagkahilo. Ngunit minsan din ay kinukutuban siyang baka may ibang dahilan kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Hindi kaya buntis ka? Pagbabaka sakali ni Mia matapos sabihin ni Alex sa kanilang dalawa ni Chesa ang lahat ng nararamdaman at nararanasan niya. Hindi naman nakaimik si Alex dahil yun din ang tingin niya. Teka, totoong may nangyari nga sa inyo ni Vladimir nung gabing yun? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jessa sa kaibigan nilang si Alex. Nag-aalangan namang tumango si Alexandria na siyang dahilan para mapanganga ang dalawa niyang kaibigan. Wala na nga rin nagawa pa si Alex na sabihin nga ni Mia at Jessa ang tungkol sa kanyang pagbubuntis kay Vladimir hanggang sa makarating na nga rin ito sa mga magulang nila. Wala na tayo magagawa. Nandiyan na yan. Kailangan natin ipakasal si Vladimir at Alexandria. Seryosong wika ng mami ni Vladimir habang nasa tahanan sila ni na Alexandria kasama rin ng mga magulang niya. Teka, pero hindi pa ako handang magpakasal. Mabilis na protesta ng dalaga sa kanila. Hindi ba pwedeng bigyan niyo naman ako ng time o panahon para mag-isip? Kahit 8 buwan lang. Dagdag pa ni Alex. Pero Alexandria, malaki na ang tiyan mo sa mga oras na yun. Pagkontra naman ng mami ni Vladimir. O nga naman anak, ayaw mo bang magpakasal habang maliit pa ang tiyan mo? Huwag niyo na pong isipin yun. Hayaan niyo na po akong pag-isipan to. Giit pa ni Alex. Napubuntong hininga na lamang ang mga magulang nila habang si Vladimir ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang labi dahil sa wakas, ikakasal na nga siya sa dream wife niyang Astig. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang kasal ni Vladimir at Alexandria. Diyos ko naman, bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Ganito ba talaga kapag kinakasal? Sa isip-isip ni Alexandria, habang marahan ang bawat paghakpang niya sa pasilyo ng simbahan, hindi na kasi huminto pa sa mabilis na pagtibok ang kanyang puso. Maya-maya pa, ay bigla niyang naramdaman ang pagsipa ng kanyang baby sa tiyan. Baby naman, huwag naman ngayon please. Alam ko excited ka rin pero huwag ngayon. Hindi ka pwedeng maglikot dahil ikakasal na kami ng daddy mo. Pagkausap nga ni Alexandria sa baby na nasa loob pa ng kanyang sinapupunan. Habang nasa gitna siya ng pasilyo, ay bigla silang napasinghap sa hindi inaasahang pagtapilok niya. Okay lang ako. Natatawang sambit ni Alexandria sa kanilang lahat, kaya natawa rin ang mga taong naroroon. Kabilang na si Vladimir na siyang naghihintay sa harapan ng altar. Alexandria, kaya mo to. Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan. Ikakasal ka lang sa poging nila lang. Kalma, Alexandria. Kasal mo to. Umayos ka. Pagkausap pa nga ni Alex sa kanyang sarili, hanggang sa matagumpay niyang narating ang kinaroroonan ng kanyang mapapangasawa. Sobrang saya nga ng mga puso nila habang kinakabahan at habang ikinakasal sila ng pare. May nais bang tumutol sa kasalang ito? Tanong ng pare sa madla. Naku, father, walang susubok na tumutol sa kasal nila. Alam ng karamihan kung gaano kabagsik yan si Alexandria. Malakas na sagot ni Mia, dahilan upang matawa ang mga tao sa loob ng simbahan. Nilingon ni Alex si Mia at sinamaan ang tingin. Ngunit tanging ngiti lang ang naging tugon ni Mia sa kanya. Tuluyan na nga silang kinasal at oras na upang halikan ni Vladimir ang kanyang Astig na asawa. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, ay nagtaka si Vladimir sa biglaang pag-iiba ng reaksyon ni Alex na tila may kung anong masakit sa kanya.
Alex, ano nangyayari? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? O nagsisisi ka na kinasal tayo? Sunod-sunod na tanong ni Vladimir kay Alex. Vladimir, manganganak na yata ako. Malakas na palahaw ni Alexandria na siyang nagdulot ng pagpapanik sa mga taong saksi sa kasal nila. Dali-dali namang binuhat ni Vladimir ng pang-bridal style si Alex. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa ospital. Kayanin mo ha. Turan pa nito sa kanyang asawa na puno ng pag-aalala. Huwag mo na lang usapin, Vladimir. Bilisan mo na lang na mailabas ko na itong anak mo. Sobrang sakit. Pahiyaw na tugon naman ni Alex. Mabilis ngang isinakay ni Vladimir si Alex sa loob ng isang kotse. At mabilis yung pinaharurot, kaya agad naman silang nakarating sa ospital. Sige pa po, Mrs. Iirin nyo lang po. Utos na isang babaeng doktor kay Alexa habang nakahiga ito sa hospital bed. Pwede ba? Huwag mo akong utusan. Yun ang ginagawa ko eh. Umiirin na nga oh. Tila ba galit na anas ni Alex sa doktora kasabay ng pag-iri. Konti na lang. Lalabas na ang baby natin, Alex. Kinakabahan at natutuwang sambit ni Vladimir na siyang nakaalalay sa tabi ni Alex. Matapos nga ang ilang beses na pag-iri ni Alexandria, ay lumabas na nga ang malusog nilang anak. Congrats po sa inyo, isa pong malusog na baby girl ang anak nyo. Anunsyo ng doktora. Kahit na hinihingal ay nagawa pa rin ni Alex na ngumiti nang marinig niya ang iyak ng isang sanggol na kanyang iniluwal hanggang sa nawala na nga siya ng malay. Ang sarap naman sa feeling nito. Lumabas na ang baby namin sa araw mismo kung kailan kami kinasal. Nakangiting tura ni Vladimir nang ibigay sa kanya at ipakarga ang baby. Makalipas ang ilang linggo matapos manganak ni Alexandria ay nagsama na nga sa iisang bahay si Vladimir at Alex na siyang inirigalo mismo ng mga magulang ni Vladimir. Asawa ko, nagmana sa iyo itong anak mo. Napakasadista. Palagi na lang niya ako sinisipa. Parang batang sumbong ni Vladimir habang nilalaro niya ang anak nila sa kama. Ano naman kung ganun? May problema ka ba doon? Taas kilay na tanong ni Alexa sa kanyang asawa at umupo siya sa tabi nito. Wala naman, asawa ko. Ang unfair lang kasi na parang mas favorite kanya kaysa sa akin. Paano kaya kung gumawa ulit tayo ng isa pang baby? Yung lalaki naman na magmamana sa akin. Nakangising dugtong pa ni Vladimir. At paano ka naman nakakasiguro na magiging lalaki nga ang susunod dating anak if ever? Malay mo naman. Kung hindi naman eh, di gumawa na lang tayo ng baby hanggang sa magkaroon tayo ng anak na lalaki. Pilyo pang saad ni Vladimir. Aba, loko ka ah. Singhal ni Alex kay Vladimir, kasabay ng paghampas niya sa braso nito. Ano ako? Isang baboy na aanakan mo lang na marami? Aba, Vladimir, hindi mo alam kung gaano kahirap at kasakit mga anak, no? Natawa naman si Vladimir sa kanya. Nagbibiro lang naman ako asawa ko eh. Gusto ko lang naman gumawa ulit tayo ng baby. Wika pa nito at sa kahinalikan sa mga labi ang asawa niyang tinugunan din naman ni Alex. Ilang sandali pa ay natigil na ang kanilang ginagawa nang bigla na lang umiyak ang baby nila. Paano ba yun asawa ko? Mukhang ayaw pa niyang sundan. Natatawang biro ni Alex patungkol sa bigla ang pag-iyak ng kanilang anak. Anong magagawa ko? Napabuntong hininga na lang si Vladimir dahil sa nangyari. Mabilis namang napatahan ni Alex ang kanilang baby, kaya hinalikan niyang muli ang kanyang asawa. Mahal na mahal kita, asawa ko. Matamis na sambit ni Alex. Mas mahal kita, asawa ko. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Tugon naman ni Vladimir sa kabuong pagmamahal na sinakop ang labi ng asawa. At sa wakas, nakatulog na rin na mahimbing ang kanilang anak. Kaya naman wala nang umistorbo pa sa kanila sa pagpaparamdam nila kung gaano kamahal nila ang isa't isa. At mukhang sa mga susunod na buwan, magkakaroon na nga yata ng kapatid ang kanilang panganay na anak. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Dream Wife Kong Astig, written by Cheerless Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories.
mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone! Paalam!